Jinky Beatrix Luistro. Kong, magandang evening po sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradio Servicio. Thank you po sa time, ha. Good evening, Johnson. Good evening din sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Kung ako ang magtatanong, ha, huwag niyo akong uusisain ng katatanong, ha. Okay lang ba yon? Yes. De, biro lang. O ano hong napala natin sa ika-apat na pagdinig ng Quad Committee dun ho sa mga issue ng POGO, extrajudicial killings, and illegal drugs? Well, medyo pagdating sa POGO, medyo na frustrate tayo, no? Kasi turn ko na interpellate si Cassandra Ong and apparently hindi daw maayos ang pakiramdam niya, and according to the doctor of the house ay bumaba ang blood sugar niya. And of course we have to consider that fact na kailangan niya muna ng medical attendance. So I hope that on the next hearing we will be able to ask questions to her again, no? Kaya lang mayroon akong observation, Johnson, no? Na ano? Kasi last hearing, we cited her in contempt and we ordered already her detention in the Women's Correctional Center. Oh. Tapos, biglang ang naging counter action niya, she's willing to execute the waiver of bank secrecy law, which will give authority to the Quad to look into the information of all her bank transactions, no? So, when she made that manifestation, winidraw ng Quad yung contempt order at saka detention sa Women's Correctional. So, hindi natuloy. Tapos, this time naman, yung kanina naman, dahil medyo agitated na yung members ng Quad because she kept on lying. Puro katinungalingan ang sinasabi niya. Si Kong Dan Fernandez, who already manifested her intention to move for contempt and for her detention again in the Women's Correctional Center. And ako, sumama ulit ang lasa. So, para bang every time na magkakaroon ng move, Quad, to detain her somewhere else, sumasama pakiramdam. Eh mukhang nagkakaroon siya ng dahilan to go away with it, no? But anyhow, of course, we acknowledge her medical concern. Siya po'y inatenda na ng ating doctor ng House of Representatives. And the doctor even manifested na gagawa ng workup to check kung ano ba talagang condition ni Cassandra Ong. Opo. And I hope she will be able to attend the next hearing. So kung siguro para sa mga nanonood at nakikinig, ano ba ang kahalagahan ng sasabihin, yung totoong sasabihin po ni Cassandra Ong sa pagdinig po ninyo, kaugnay po ng illegal POGO operation, sino ba talaga si Cassandra Ong at ano bang po pwede niyang malaking sabihin? We have to understand, Johnson, no, na itong mga Chinese nationals na biktima ng POGO operator ay dito na huli sa perimeter, sa premises ng Lucky South, no? 99, okay. Itong Lucky South, ang authorized representative dito ay si Cassie Ong. However, during the testimony of PAGCOR, kinonfirm nila na si Cassandra Ong ang nag-aayos ng license niya as POGO, opo, as IGL, Internet Gaming Licensee, no? Ganun din ang naging testimonya ni Baterna na si Cassie Ong ang gumagamit ng lahat ng cheque niya for the purpose of operating Lucky South. Ganun din ang kay Mascareñas, na si Cassie Ong, she took part, great part in the management and operation of Lucky South. And fourthly, itong si A.R. De La Serna, na executive assistant ni Attorney Harry Roque, dito tumira on the permission also of Lucky South. Apparently kanina, kaya medyo na-agitate yung mga members ng Quad. She kept on denying when everybody is pointing at her already, no? For me, Johnson, there is circumstantial evidence which we can consider already to show that she's indeed connected to Lucky South. Okay. Kaya lang, she kept on denying. And we have to consider na marami pong naging infractions itong Lucky South. For one, may violation sila ng law on qualified human trafficking. Mayroon ding nakikitang violation of anti-money laundering law. Merong mga internet scam. Merong love scam, and we have to
to remember Johnson. Dito din na recover yung mga biktima ng pogo, pinatay, murder, no? We want to unfold from Cassandra Ong, who else are the people behind Lucky South. Kaya lang ang nakaka-frustrate, she kept on denying her connection to Lucky South when everybody are already pointing at her. Eh kung ganun na nga ho pala, Kong Jinky, na lahat ng circumstantial evidence ay tinuturo siya, anong pwede ho ninyong maging sagot para ho, kumbagay, mapiga ho siya ng husto at magsalita kung sino pang mas malaking taong nasa likod niya? Palagi niya binabanggit Johnson, Duan Ren Wu. Allegedly, ito ang big boss ng Lucky South. That's according to her. And ninong din niya daw to, best friend ng kanyang late mother. Opo. No? We invited him already in the past hearings. Nag-show cause order na rin kami on the past hearings. Kaya kanina, we move for the issuance of subpoena already so that if he fails to appear again, then we can move for his citation of contempt and for his detention and for the order of arrest. Opo. So, yan ho bang binanggit? Sana we get hold of this Duan Ren Wu kasi siya ang tinuturo ni Cassandra Ong. And this is really our intention to unfold, uncover, unearth sino pa ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Meron ho ba tayong... But it's really strange, Johnson, no? Si Cassandra Ong, pumasok siya sa whirlwind. Mm-hmm. She was only 19. Bata, no? Now she's 24. We're talking about 46 buildings erected in 7 hectares of land plus a house mansion which worth to 2.5 billion. For her, na kanina sa testimony niya, hindi siya nakatapos. Mm-hmm. Elementary lang ang natapos na. And then I was about to ask her, saan ang galing ang pera mo? You were saying 58%. Ang pag-aari mo sa whirlwind na nagpatayo ng lahat ng mga gusaling ito, 46 buildings, Johnson. Dami, no? It is so hard to understand, really. Who is this Cassandra Ong? Apo, because apo. I find her so mysterious. Ikaw ba, Johnson, try to look back. Ikaw ba nung 19 years old na, meron ka bang ganyang business instinct? Ay, wala. Kahit 24 years old, may business instinct ka bang ganyan? Para mag-manage ka ng 46 buildings? Opo. Kung balikan ko lang yung Renwu. Ako's being rented by Pogo? Opo. Kung balikan ko lang yung Renwu, meron ba tayong information on his whereabouts? Siya ba'y nasa Pilipinas at pwedeng ipasabina? Or in case na wala sa Pilipinas, meron bang kapangyarihan ng House of Representatives na siya ay padaluhin kung siya may wala sa bansa? You know what, Johnson? We're having thoughts already na may connection si Cassandra Ong with Alice Go. Why? Boyfriend ni Cassandra Ong ang kapatid ni Alice Go in the person of Wesley Go, no? So kung associated, closely associated, tumira pa nga doon sa isang bahay, Duan Ren Wu, ninong, at ang inaanak na si Cassandra Ong, kung tumira sila sa isang bahay, they must be very close. At kung associated si Cassandra Ong kay Alice Go, chances are magkakilala din si Alice Go at saka si Duan Ren Wu, no? I move for the issuance of subpoena, hoping na kung nasaan man siya, sana singaling ng Indonesian authority manghuli kung nasasaan man si Duan Ren Wu. Kasi kailangan nating maliwanagan who are the people behind this Pogo operation of Lucky South. These are Chinese nationals, Johnson. And it will be very, very hard for them to come up with this corporation, to construct the 46 buildings, to come up with the license from PAGCOR, and to bring all the Chinese nationals here undocumented. Kung walang without tumulong. The help and participation of Filipino nationals. All right. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.